Bakit pa? Wala. Wala na talaga akong magagawa. Good morning, guys. Isang mapag na umaga po sa ating lahat. Yali mo tala, ignutin mo ng tanong data. Another day, another vlog po ulit tayo. Another trabaho. Kasama natin ulit si Mrs. Maganda na ngayon, araw-araw kami magkasama. May matatrabaho. May matatapos. Ganda nung klima natin ngayon. Maaraw. Pero, mafag. Yan na. Dito kahit saan ka lumingon, garden. Ayan, garden, paikot. Kita niya? Nawala na po yung fog dito. Ayan na. Ayan na, nasa kabilang bundok na. Bale, pangalawang bundok na to. Kakabilang mapang. Oo nga. Ayun, nadaanan po natin. Daming chicken dang. Bango ma. Ha? Bango. Magkano chicken dang na yun? Ewan ko lang, maulan eh. Baka siguro mga nasa 180. Depende-depende. Sa mga suki-suki. Ayun, medyo ano pa nga. Bukol-bukol basa. Bango. Tara. Ang bango eh. Tara, let's, tara, let's. Kailangan po kasi talaga yun sa garden. Hindi mawawala yun. Noong bata pa ako, ayun, kwentuhan tayo habang naglalakad. Yun, yung chicken dung, hindi mawawala yun na fertilizer. Bali, yun kasi yung ginagamit na organic. Kaya, kaya magaganda yung ano dito, magaganda. Matataba yung lupa. Ayun, baka mamaya sabihin nyo kung ano yung maganda. Maganda yung condition ng mga lupa dito kasi lagi kada tanim yan, maglalagay yung mga yan. Kaya yun, bali nakasanayan na. Pero noon, sa kung tutuusin, mababa ang ano, chicken dung. Oo. Noon, 30 pesos sa kadasa ako. 20 pa nga dati. Ang galing yan, di ba? Baba. Baba. Ang gasolina. Oo. Lahat nga nagmamahal. Kaya pati ikaw, mahal. Mahal kita. Ay! Andito na po ulit tayo. Doritso tayo dito sa bodega. Yun nga po, katulad ng sinasabi ko sa inyo. Pero hindi po ito yung gagawin natin sa ating vlog sa araw na to. Bali, sasaglit lang po ako mag-i-spray. Ayusin po natin yung ating sprayer. Para yung tinanim po natin kahapon, tsaka yung nilagyan po natin ng pataba, maging mas very good. Labas ko po muna tong ating sprayer. Ano lang din naman yung spray ko ngayon eh. Fungicide tsaka insecticide. Ulit. Ikaw ma? Ha? Dadamo muna ako sa parts dito. Sige karad. Doon muna ako sa taas. So, mamaya, kita-kits na lang po tayo. Ayan, mag-spray muna. Pakatapos lang po natin mag-spray. Yun, hugasan po natin yung sprayer natin kasi iuwi sa bahay, kailangang i-charge. Lobat na. Buti na patapos pa ako. Tara doon sa kabila. Ah, bit-bit tayo ng speed.
linis po si mama ngayon ng kanyang onion leeks. Pinipili po niya yung medyo maayos-ayos. At pawit na? Oo. Mamaya ito sa kaginan siya, ni? Ito sa sisidong mo, isdi? Oo, mamaya. Ay nga, may pa-plastic mo, isdi? Oo, mamaya. Oo. Doon po tayo magkatrabaho. Baon natin, oh. Malalim tubig? Hi. Ala ko mala. Babaw. Ayan dyan sa taas. Parang sarap maligo, ah. Alamig daw. Tsaka ano, masukal, oh. Kailangan linisin. Ganito bang lalim, oh. Yoko tayo. Op, ya. Pag maganda klima sa mga bandang Sabado, yayain natin yung mga bata makaligo dyan. Uy! Lumaki namot yung carrot natin. Nabata-bata lang. Hindi na kailang bayan. Pero totally mo naman. Dito lang. Ito lang yung makapal. Ganda sana. Mahal pa man din carrot ngayon. Ba pwede ito? Wala ma. Langani. Oo. Nadali lang naman ano yan. Kaya lang baba ko po muna tong bit-bit ko. Check natin tong ugat. Maayos man. Kasi yun nga ma, sobra. Sobrang, anong taong Tagalog mo yung batal lang? Madalang. Oo, yun pala, sorry. Mix, multi-language tayo, kaya minsan nga nabubulol na po ako mga kagarden. Kasi yun nga, halo-halo na yung ating salita. Ganda sana, oh. Oh, mao, ganda nung painoto yung bawas. Ganun po talaga. Minsan, kahit maganda, yun nga lang, konti. Sayang kung tutuusin. Kaso kasi, di ba, katulad ng sinasabi ko sa iyo, ma, talo tayo pag ganito. Tignan niyo po kasi yung mga ibang banda dito. Dalang talaga yung tumubo. Yan, no? Oh. Buti sana kung sa isang linya, may naiwan. May naiwan, oo. Bawat linya. Kaso wala talaga eh. Diyan punta natin hanggang doon sa taas. Ikot ko po kayo ulit. Sayang na sayang. Kaso nga lang, nahabol kasi namin quantity. Gaano kadami. Ito. Yan, ito yung pinakauna. Kita nyo? Yan, tapos pababa. Oh. Ayan, makikita nyo na talagang madalang yung tumubo. Ito lang yung marami sa baba na to, sa gitna natin. Palit, di ba? Papalitan na namin. Sayang na sayang talaga. Kaso nga lang, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, hinahabol namin is quantity. Kung gaano karami para hindi po kami matalo sa mga expenses, tsaka sa ano, time din, yung araw na lumilipas. Yun, kaya wala tayong magagawa kundi ano yun to, bungkalin ulit at papalitan natin ng malalaman nyo yan mga, pag natapos ko itong bungkalin kung mamaya
kung kakayanin pa, magtatanim tayo. Pero pag ano, pag medyo ano kasi, medyo klima kasi natin pa iba-iba. Ayun. Bahala na mamaya. Basta importante, mabungkal ko lang to. Para bukas, kung ano man, makapag-umpisa na rin tayo magtanim. Sayang yung oras. Araw na lumilipas. Ang bilis pa din ng araw ngayon. Parang kahapon lang, bukas ulit. Parang ganun. Ay, na talaga. Bankrupt is bankrupt. So, yung ganito. Gilid ka ulit. Dadamo si Mrs. doon sa may gilid doon. Tatamnan ko na gulay-gulay para may maulam. Sa bagay. Sayang din kasi yung space dyan. Malalaki kasi bato dyan, kaya hindi ko natatrabaho. Okay lang yun, yung mga pang gulay-gulay. Sige, dukong-dung ka. Ta dito naman ako mag tatrabaho. Ganun lang naman po yung gagawin natin. Ayusin natin ulit. Bali malambot naman, di naman naapakan. Para lang maano tong may tanim. Parang nagpapahiwatig yung tatanim natin. Pakita agad. Ganun lang. Na-tractor ko na din po kasi ito dati. Kaya pangit naman po kung tatractorin ulit. Lalo na ganito po yung klima natin. Lalong kukunat yung tinatrabaho po natin. Kaya ganun lang gagawin natin. Lambot din lang, oh. Ma, merienda muna tayo. Dito na? Baon po natin. Ay, Coke agad lumabas ba? Mga prutas din. Tinapay. Ayan, rambutan. Tsaka dalandan. Ganun talaga, nakapang hinayang mga ka-garden. Pero yun nga, party ng buhay ng isang magsasaka. Minsan masaya, minsan hindi. Yun nga, yung kung minsan masaya ka, tama. Yung makakabot ka ng magandang presyo, maganda rin yung pananim. Minsan talo. So yun nga, pangit na yung pananim mo, bankrupt pa. Ayan, mag-isipin mo na lang kung saan ka na naman maghanap ng kapital. Pero okay lang yun. Yun nga yung sinasabi ko. Parte ng buhay ng isang magsasaka. Hindi talaga maiwasan yan. Ang lagi na lang natin tatak sa isip natin, tanim na lang tanim. Mahaba pa siguro yung listahan nila doon. Marami pang pakanting pahina ng kanilang mga notebook doon na pwedeng ano. Ba yun nga. Hanap tayo ng ibang paraan, diskarte, kung paano rin tayo makakabangon. Wala, minsan natutulala na lang ako. Wala akong maisip. Pero yun nga, at least may plano siguro sigsigad para sa atin. Kaya kahit ganito man, kailangan pa rin natin maging masaya. Kasi yun nga, parte ng buhay. Kaya yun, bilang pasasalamat sa inyo mga ka-garden, magsa-shoutout ako. Sa-shoutout ko po yung mga subscribers natin na pala comment. Ayan, gustong gusto ko po yun. So ayun, bali unang una, shoutout po sa laging pinaka-first na nagko-comment sa ating video, si kagardin natin na si Sir Noel Dotong. Dopo, good morning po sa inyo, shoutout. At saka kay Kapadlimar. Ayun, shoutout po sa, ayun, kay sa bago po nating subscriber din, kay Ma'am Vilma De La Roca. Hello po, shoutout po sa inyo. Tsaka kay Julian Biarnis po, shoutout po sa inyo. Kay Mark Bagano, kay Tita, ay kay Tita Raquel Nick daw. Hello po Tita, kumusta po kayo dyan sa Baguio. Tsaka kay
as Ashi 261. Ayun, tsaka sa pinsan ko po si Van Silviase. Shoutout po sa inyo. Tsaka sa tita ko na pumunta po dito na masyal sa atin. Tsaka sa mga pinsan ko, shoutout po sa inyo. Tsaka kay, yun na, pati kay pamangkin, kay Jared Piranil. Hello. Hello, Jared. Tsaka kay Raymar Nipomusino. Ayun po, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Kacho Alexander To, kay David Gayumba, kay Ma'am Mercy Jabar, hello po, shoutout po sa inyo. Kay, pati po kay Juby Madriaga, kay Ma'am Sita Di Guzman, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Manlolo, kay Sir Dinisul, saka kay Benito Aquino, Frank Anapi, Rogi Torogi. Shoutout din po kay Hija Manalili, kay Popsi Garden TV, saka kay Ma'am Virgie Bourbon. Ayan, hello po sa inyo, shoutout po sa inyo lahat. Tsaka sa mga silent viewers po natin, shoutout po sa inyo. Siyempre, kung wala po kayo, yun, konti lang po yung views natin. Pero, yun nga, laking pasasalamat ko at lagi po kayo andyan. So, yun, hihingi po ulit ako sa inyo ng pabor, no skip ads po tayo. Para kahit paano, makaipon-ipon. Tsaka, ayun, baka sakali. May pinag-iipunan po tayo. Tsaka ako na po, pabanggitin sa mga susunod natin vlog kung ano po yun. Pero sa ngayon, focus po muna tayo sa ating goal na kailangan po natin makabawi, masalo na ngayon. Yun nga, ganito po yung mga nangyari sa pananim natin. Tsaka yun nga, wala tayong magagawa kasi klema na po yung kalaban natin. Hanggang dapat lang na po natin gawin, hanap po tayo ng paraan para makabangon po tayo ulit. So yun, balik trabaho po ulit tayo. Eh tara. Sa paman din, no? Ganito po sana itsura na. Mga ano na sana to, magwa 1 month na. Ayun, no? Pag mas talo na pag nilagyan natin ng abono to, lalaki pa yung bunga, ito yung bunga, no? Pero yun nga, no choice, kasi madalang yung tumubo. Dami sana. Anong talaga? So, yun nga, baka may mag-comment yan na kapwa natin farmer, ba't hindi ko na lang bulipan o yung tamnan yung mga baka-bakante. Kung alam nyo lang po kasi, pag ganun po yung gagawin ko, sobrang late na po yung mangyayari. Bali, maiiwanan na matatabunan po nitong malalaki yung mga itatanim po natin ulit. Kaya ganito na lang po talaga ang remedyo. Patibayan na lang ng loob. Kasi hindi naman po ibibigay sa atin ni Lord yung ganitong sitwasyon kung di po natin kaya. Kaya bali, inaano lang po tayo. Anong time na nun, ma? Na-challenge? Oo, kina-challenge lang tayo. Kaya, ibaayan mo lang loob mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tsaka sa tutusin lang, hindi lang naman din ikaw siguro ang farmer na makakaranas ng ganitong ano. Oo. Katulad sa kanila doon sa probinsya. Eh, mayroon din ako nakita sa ano, Facebook. Nag-post. Ganito rin yung nangyari po sa karot niya. Pasabayan ko rin, sabi niya, mahigit 1 month na yung karot niya, ganito rin siya. Yun nga. Yung sinasabi ko, pag may bagyo, pag yung tanim mo nakalusot, swerte mo. Pag yung tanim mo naman ang nadali, nasira, wala kang magagawa. Kundi, hanap ng remedyo. Mga kailan na nga natin na itanim ito pa? Patagal na. Bago ba nung nakatanim na tayo tapos bumagyo? Diba? Parang si Enteng pangalawang bagyo niya. Oo, kaya na bigla siya nabatal lang. Ganito. Ayun nga. Challenge lang yung challenge. At ano? Para sa akin, buti na lang, kamo, may na-discartian tayo. At meron tayong papalit dito. Ayun lang. Papasalamat din ako kahit papaano. Parang will din ni God din. May naka-ready na itatanim. Oo, kaya... May naka-ready kasi akong ibang may itatanim sana ako sa susunod na pang next cropping. Kaso, biglang tumubo. Eh, yun.
hindi rin natin alam na ganito rin mangyari dito sa pananim nating carrot, kaya baka ito yun din yung ibang way ni God na yun nga, mag-chin scrapping na ako agad. Pero okay lang yun. Tiwala lang ba? Ha? Hindi pa tayo dito sa kabila. Sayang-sayang lang. Wala namang masaya na ganito ginagawa niyo pa na ninyo. Eh kung damdamin mo at di ka magtrabaho, mas lalong wala kang mapapala. Ma, tara na. Biglang kulimlim, oh. Ngayon, bali ito yung natapos natin sa terrace, tsaka itong maliliit dito. Doon banda, yun, medyo maaraw, pero yun yan, pakulimlim na. Ano na rin kasi, ngayon, hindi natin na malayan oras, alauna na. Oh, bilis ng oras. Ngayon nga, hindi pa po kami nananghalian. Uwi na tayo pa. Bukas na lang tayo ulit, babanat dito. Hindi, ganito na lang bukas. Kung sakali man, tamnan muna natin to. At saka ako ituloy yung damo. Oo, tsaka muna lang ituloy yun. Tsaka ako ituloy din yung ano dun. Mali, ganun lang. Basic lang muna yung ano natin. Ganito talaga buhay yung magsasaka. Trabaho. Walang hinto. Ay, tara, baba na tayo. Baka mabutin tayo ulan. Kaya tara. Ay, muna ka. Tsaka ano pa po kasi, may bibit-bitin pa ako dun. May bubuhatin ako pa baba. Oo. Yung ano niya, onion leeks. Kaya baba na tayo. Ito na po yung bubuhatin nito. Banggo. Mama! Ay, ngay? Musadi? Ito itiklis ko? Yan na guys, so yun, bali dito na ulit nagtatapos po ang ating vlog. Mag-ingat po kayo palagi mga ka-gardening. God bless, bye bye.